guys. Welcome to my channel. Kamusta po kayo? Sa mga nanay, kaibigan at mga kanegosyo dyan, ang reseping ituturo ko sa inyo ngayon ay pwede nyong gawing pagkakakitaan. Ilagay nyo lang po ito sa tab at pwede nyo na siyang ibenta. This time ay tuturuan ko naman po kayo kung paano gumawa ng creamy mango avocado float. Isa ito sa mga the best Filipino dessert na paborito nating mga Pinoy. Mahilig kasi tayo sa matatamis. Alam mo naman, ganyan tayo mga Pinoy, sweet. Sa reseping ito ay gumamit po ako ng gelatin powder. Pero depende na rin po sa inyo kung gagamit kayo or hindi. Kasi sa katagalan po, yung gelatin ay nagtutubig. Dapat maubos siya agad. So, same process pa rin po yung gagawin nyo. I-omit nyo lang po yung gelatin. So, umpisahan na po natin. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating recipe. Avocado. Mangga. Yung ating graham cracker. Yung ating all-purpose cream. Condensed milk. Sugar. At yung ating gelatin. Yung gelatin powder na gagamitin dito is color green or pwede na rin yung clear. Sa akin, gumamit ako ng clear at nilagyan ko lang po ng pampakulay na green kasi ito lang po yung available sa aking kusina. Tara, mag-uumpisa na po tayo. Unahin lang po natin yung ating gelatin. Maglagay lang po tayo ng 4 tasang tubig sa ating kaserola. Idagdag natin yung ating 1 cup sugar at yung ating 1 pack gelatin powder. I-mix lang natin. At pagkatapos ay patakan lang po natin ito ng food color. At antayin lang po natin na kumulo until near boil. Na malapit na pong kumulo. And then, papatayin lang po natin yung ating apoy. Pour into serving tray. At antayin lumamig bago natin i-assemble yung ating float. So ngayon, habang pinapalamig pa po natin yung ating gelatin, ay gagawin na po natin yung ating iba pang mga sangkap. Una, hihiwain lang po natin yung ating avocado. At magsiseparate lang po tayo ng sliced avocado for garnishing. At yung iba naman po ay gagamitin natin sa ating avocado puree. And then, isiset aside lang po muna natin. And then, yung ating pong sliced mangoes, isiset aside din po natin. At ngayon, ay gagawin na po natin yung ating cream. I-mix lang po natin yung ating chilled all-purpose cream at yung ating chilled condensed milk. Dapat naka-chilled ito overnight or ilang hours bago gamitin para mas malapot or creamy yung ating mixture. Pagkatapos po nito, ay set aside lang po natin yung ating mixture. Ngayon, ay uumpisa na po natin yung ating
avocado puree. Ilagay lang po natin sa blender yung ating sliced avocados, yung ating 1/2 cup sugar, and then yung ating pong powdered milk. Ibe-blend lang po natin ito ng mabuti. At para sa mga walang blender sa bahay, pwede din po kayong gumamit ng mano-mano lang. Imamash lang po natin gamit yung ating tinidor or smasher. Sa akin, gumamit lang po ako ng blender para sa pino or fine consistency ng ating avocado puree. Yung pinalamig natin kanina na gelatin. Uumpisa na po natin yung pag-assemble ng ating mango avocado float. Una, maglagay lang po tayo ng konting avocado puree sa ibabaw ng ating gelatin. And then, magli-layer lang po tayo ng graham cracker on top. Hanggang sa makover natin yung ating tray. And then, lagyan po natin uli ng avocado puree on top. And then, isunod po natin yung ating cream. And then, maglalagay din po tayo ng crushed graham on top. Pagkatapos ay papatungan ulit natin ng graham cracker on top. The same procedure lang po yung gagawin natin until na mapuno po yung ating tray. Then, kapag napuno na po natin yung ating tray, maglalagay na po tayo ng sliced avocados and mangoes on top. And then, pagkatapos po ito ay ilalagay lang po natin sa ating ref ng mga 3 to 5 hours. And after 3 hours, ito na po siya. Pwede na nating lagyan ng cream on top. Dito ko po ginamit yung isang cream na natira po natin kanina.
na po ang bahala kung anong style yung gagawin nyo sa inyong float. Sa akin, ito yung type ko na gagawin sa aking avocado mango float. At pagkatapos po nito ay ibabalik po natin sa ref for at least 2 hours para mag-set lang po yung ating cream. And then after 2 hours, pwede na po natin siyang slice and top with chocolate syrup and cherries. And then i-serve na po natin. Charan! At ayan na po. Sana subukan nyo rin po sa inyong mga bahay and I'm sure magugustuhan ito ng inyong mga chikiting. Thank you all for watching at sana huwag nyong kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga cooking recipes. Bye!